Hi guys, my name is Architect Jericho Valencia and today I'm filming my 5th vlog. Itong vlog na to, ito yung part 2 ng kung paano nyo pipinturahan yung labas ng bahay nyo. So kung kayo, yung 5 viewers ko na interesado paano matutunan ito, ito ang video na para sa inyo. Para na akong si sino? Si Kuya Germs. Ito ang naging resulta ng minadaling preparation at pagpipintura. Ito yung sinasabi kong wag na wag niyong gagawin dun sa part 1 ng vlog na to. Sinabi ko rin na ang curing time ng bawat isang material ay 2 hours. 2 hours patuyuin ang concrete primer and sealer bago mag-apply ng concrete putty at 2 hours din ang drying time ng concrete putty bago ito lihain. Tama ang lahat ng info na yan. Pero sa ganitong lugar na malamig ang climate, isang araw ang ginagawa naming drying time para sa concrete primer and sealer at ganun din sa concrete putty. Ang concrete putty ay ginagamit lang sa mga mabababaw na uneven surfaces. Pag malalim na, home body filler ang ginagamit namin. Pag natapos ng mga pintor ang application ng concrete primer and sealer, concrete putty at concrete primer and sealer ulit, ready na ipahid ang approved colors. Bago ito mangyari, sinisigurado ko na may sulat sa wall ang color combination na dapat nilang ikulay. Lahat ng corners, sides, ibabaw, ilalim, kahit anong area pa yan, dapat malaman ng mga pintor kung ano ang dapat ikulay nila. Isang napakamahalagang item pag nagpipintura tayo ng labas ng bahay ay ang scaffolds. At dahil nasa probinsya tayo, sinamantala kong gumamit ng kawayan. Mas mahaba ito compared to coco lumber na 12 feet lang ata ang commercial size. Para dun sa bahay na yan. Meron din kaming scaffolds na bakal. Mas madaling itong gamitin at madaling i-assemble. Pag nailagay mo na yan sa sasakyan, ang magandang pangtali dyan ay ito. Ayan ah. Oh, pang sabit na lang. Ayan, nakulong eh. Ayan, sako. Yung wall na yan, ang gagawin natin dyan, linis lang. Tapos, magtitimpla tayo nung dala nating flexi-type, yung isang timba. Isang galon, kasi apat na galon yan, di ba, ang isang timba? Isang galon, ang katumbas niya, isang kilong simento. Dahil wala naman tayong pang kilo, pwede na natin tansahin. Oo, ha? Tansya-tansya na lang. Ang coat niyan, 2 to 3 coats yan. Tapos yun na yun. Yun na yun. Kaya matatansya niyo naman yun yung timpla nung pag-inahagod niyo. Ang Plexi-Type ay waterproofing material. Kinagamit ko siya sa mga wall na kagaya nito. Sira yung corner ng concrete canopy, so kailangan itong ayusin bago mapinturahan.
pag ang tao nyo ay sumampa na sa scaffolds, basta lumampas siya sa height ng isang tao, ugaliin na gumamit ng safety harness or safety belt. Ika nga, safety first. So, wala siyang no choice, di ba? Lagi akong nag-i-inspect pag dumarating sa site. Siguradong may makikita ako siyang mga halatang obvious. Sisihin si Martinez, hindi gano'n ah. Martinez. Mayaman, may kaya, or ordinaryong tao man ang kliyente natin, deserve nila ang best quality na workmanship. For sure, hindi naman natin mapaperfect, but yung tolerable naman, yung hindi masakit sa mata. Sa mga contractors dyan, huwag nyo naman kalimutan i-treat yung mga tao nyo. Simpleng merienda, matutuwa na sila dyan. Sa mga nakakakilala naman sa akin, mabilis talaga akong kumain. Mapapansin nyo, nauna na silang kumain sa akin. Mauuna pa akong matapos sa kanila. Ayan guys, if you like this video, please click that like button. And if you think this is interesting, please share it. At kung bago ka lang dito sa channel ko, please hit that bell button and subscribe to my channel for your new video content every week. And as always, thank you very much. God bless. Let's spread the love.